Sigay multo sa paningin. Sigay multo sa paningin. Sa pag-usbong ng mga banda noong 90s, ay may isang banda na talaga namang sumikat at nakuha ang kiliti ng masang Pilipino dahil sa kanilang mga awitin. Bagamat ang kanilang mga musika ay may halong impluensya ng bandang The Woods, isa sila sa pinakasumikat ng banda ng 90s. Sila ang bandang The Youth. Paano nga ba sila nagsimula? Ano na nga ba ang nangyari sa banda? Kung nais mo ng mga ganitong content, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bago kong videos. Sa simula, ang banda ay tinawag na Boyish Day. Ito ay nabuo noong 1989 na binubuo ni Dodong Cruz sa bass at backup vocals, Erap Carrasco sa drums, Pat Mabingnay sa lead guitar, at Zaldi Carrasco bilang lead singer. Ang mga tugtugan nila noon ay mga new wave, alternative, at punk na musika na karaniwang naririnig sa estasyon ng radyo na Capital Radio's XB102. Nasaksihan ng estasyon ang naging simula ng banda dahil sa pagkakaiba-iba sa musika, nakahiwa-hiwalay sila at bumuo ng iba pang mga grupo. Si Dodong at Pat ay nagtatag ng N-Voice, habang sina Erap at Zaldi kasama si John Olidan ay nagbuo ng Obscure Tone. Tuwing may mga konsyerto, lagi nag-volunteer si na Dodong, Erap at John na maging front act kapag walang may gustong gumawa nito. Dahil dito ay nakilala ang trio at nagpasya silang bumuo na isang bagong grupo na tinawag na The Youth. Ang kanilang unang underground hit na kanta ay Amen, kung saan dito na binansagan si Dodong na Kristo. Isang bagong miyembro ang sumali sa banda nung pumasok si Raul Velez bilang lead guitarist ng banda. Bago pa man ilabas ang unang album, lumipad si John Olidan sa Canada. Kaya naman, siya ay pinalitan ni Robert Javier ng bandang Cherry Suicide. Sa kanilang iba't ibang impluensya, nakagawa ang The Youth ng kanilang natatanging tunog. Nagpasa sila ng kanilang mga demo sa mga malalaking recording label. Pero hinire-reject sila nito dahil dito sila tisoy. Noong 1990, ay napasin sila ni Richard Tan ng Backbeat Records at kinuha sila. Nakapag-record at nakapaglabas sila na isang self-titled album na pinamagatang The Youth, kung saan kasama dito ang sumikat nilang kanta na Amen. Naging matagumpay ang album na ito sa underground at isa na rin tinuturing na collector's item sa ngayon. Nagsimula ang banda na mag-perform sa iba't ibang underground gig. Palit sila ng pangalan at tinawag pa nila ang kanilang sarili na The Wool. Habang nagsasign up sila para sa 1990 RG Battle of the Bands, isang paligsahan na para lamang sa mga amateur na banda na nangangahulugang, ito ay para lamang sa mga banda na hindi pa nakakapag-record ng anumang album. Sila ang nagkampiyon sa patimpalak na yon. Makalipas ang ilang mga buwan, umalis si Raul Velez sa di malamang dahilan at si John Olidan na magtatrabaho na rin sa Canada. Sa pag-alis ng dalawang miyembro, ay agad naman pinilitan sila ni Robert Javier, kung saan nabuo ang original na three-piece band. Nung simula itong maging bahagi ng banda, siya ang naglagay ng sariling kakaibang katatawanan sa mga kanta at sa pagtatanghal ng banda. At sa pagtsatsaga ni Dodong, sa wakas ay pumayag na rin ng Club Dread na kunin ng banda noong 1991. Dahil sa kanilang nakakaaliw at nakakatawang impromptu sa gig, unti-unti nakahakot ng fans ang banda. Matapos ang ilang buwan nila sa kanilang gig, hindi nagtagal, sila na ang naging main event sa ilang mga club. Laging sold out ang kanilang mga shows, kung saan dalawang beses sa isang linggo sila kung magtanghal. Binabalikan talaga sila ng mga tao. 1993, pumirma ang banda sa isang malaking label na Universal Music, kasabay lamang Eraserheads na ilang buwan lang pagkatapos silang pumirma sa BMG Music. 1994, nailabas ng banda ang kanilang debut album na album na walang pamagat, kung saan sumikat dito ang mga awiting basura. Mukhang pera, pera pero mukha. Mukha, walang pera. At Multo sa Paningin, Multong Bakla. Sige, multo sa paningin, multo. Sige, multo sa paningin. Sumikat agad ang kantang Multo sa Paningin, kung saan napapatugtog ito sa mga local radio station. Naging certified platinum ang album nilang ito. Ayon kay Robert, ang mga awitin nila ay hango sa tunay nilang karanasan na sumasalamin sa buhay. Ang awitin nilang Multo sa Paningin ay binabatikos ng mga LGBT community dahil nindiscriminate nito ang mga bakla. Pero agad naman pinabulaanan na ang pinatutukoy ng kanta ay para sa mga sugarol, adik, abusado at buwaya. Laking tuwa na rin sa banda
na tuwing Halloween ay napapatutog ang kanilang awitin. Ang mukhang pera naman ay sinulat ng girlfriend ng dati nilang drummer na namayapa na. Nilapatan lang ito ni Dodong ng dalawang linya at inayos ang reglo hanggang sa mailabas na ang kantang ito. Dagdag pa niya, nagawa nila ang kanta dahil dun sa mga taong nangungutang sa kanila pero pagkatapos ay galit pa pag sinisingil mo na kaya sobrang relevant ito sa mga Pilipino. Ang basura naman ay nakuha nila sa classical na awitin ni Beethoven na Far Elise. Nung bata pa siya, naririnig na niya ang yung mga garbage truck na pinapatugtog ito bilang sinyales na paghahakot ng mga truck ng basura. Napagkatuwaan nila, nalapatan ito ng lyrics kaya nabuo ang kantang ito. Pagkalipas ng 4 na taon, 1997, nailabas nila ang ikalawang album na Tao Po. Gayunpaman, naantala ang paglabas ng ikalawang album dahil sa busy schedule ng banda sa mga konsyerto nila sa buong bansa. Bagamat ang kinita ng album ay katulad lamang ng kanilang unang album, nakaapekto ang kakulangan ng airplay at promotion nito na naging dahilan ng paglamya ng pagpunta ng mga tao sa gig ng banda. Isitin dito ang pagsabay pa ng paghina ng alternative rock na nakaapekto din sa ilang mga banda noon. Ang isa sa mga naging dagok sa karera ng banda ay nung magtalo ang dalawang manunulat na sila Dodong at Robert dahil sa magkaibang pananaw sa musika na naging sanhi na paghihiwalay ng banda. Ikinalungkot ito ng mga fans nung malamang si Dodong Cruz ay napabalita na solo karera na kung saan pumirma ito sa GML Records. Nakapaglabas ito ng solo album na pinamagat ng eksperimento kung saan kasama ang cover nito na malayo pa ang umaga ni Ray Valera. Pero hindi rin nagtagal ang kasikatan ni Dodong at tuluyan din siya naglaho sa industriya. Ang natitirang dalawang miyembro naman na sila Erap at Robert ay bumuo ng banda na tinawag na Warehouse Club. Makalipas ng ilang buwan, November 1999, muli nag-reunion ng banda at nag-perform sa Mirics. Ang gig na dapat sana ay isang gabing reunion show lamang ay naging magtagumpay. Kaya ito ang naging inspirasyon sa kanila na ipagpatuloy ang pagre-record na muli makapasok sa mainstream. Noong 2004, naglabas ang banda na isang kanta bilang bahagi sa compilation album na Jack Lives Here in Session sa kantang Ultra Violent Ray at nadagdag nga sa grupo nila si Dan Almoquera kaya naging apat na sila sa banda. At 2012, nailabas nila ang ikatlong album na Pirata. Nung nag-tour ang banda sa US, dito na umalis si Dan Almoquera sa banda. 2014, ipinasok nila bilang gitarista si Markel Martin. Noong mga panahong ito, minsan na nalaman nakakasama si Dodong sa grupo. Kaya si Markel Martin ang madalas tumatayo na bokalista ng banda. Nagpapatuloy pa rin ng banda sa kanilang pagtatanghal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging ibang bansa. Nakapaglabas din sila ng bagong single na Sweet Tech noong 2017. Itong taon lamang, napag-alamang si Robert Javier ay dumanas ng cerebromuscular and kidney injury dahil sa stroke. Kaya naman ng mga banda sa industriya ay nasagawa ng fundraising para kay Robert. Naging maayos ang kalagayan ni Robert kaya nakabalik siya ngayon sa pagbabanda. Samantala, inanunsyo naman ni Dodong na siya ay magpapahinga muna sa banda dahil ito ang sabi ng kanyang doktor. Marami na rin mga taga-subaybay ng banda ang naghahanap sa kanya kung nasaan na nga ba si Dodong. Si Dodong Cruz, pasensya na muna kasi kailangan magpahinga pa ako, sabi ng doktor. Umalis na rin kasi noong panahong yun si Markel Martin sa banda dahil naging abala na rin ito bilang gitarista ng Shackle. Kaya naman formal nang inihabili ni Dodong si Aris Trinidad na humalili muna sa kanya bilang bokalista. Kailanman ay hindi na mabubura ang mga nagawang kontribusyon ng bandang Dayot sa mundo ng OPM. Bagamat maagam man naglaho ang kasikatan ng banda, hindi mawawala sa puso't isipan ang mga kantang naiambag nila sa industriya. Ang banda ay meron ng tatlong studio albums at isang compilation album, Ikaw Kaalamats. Anong hindi mo malilimot na eksena sa bandang Dayot? Nandun ka ba nung nag-gig sila sa Araneta? Ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? Maraming salamat sa pakinig at muli, hanggang sa susunod na video natin, mga kaalamats.